5 seconds remaining. No. Dire team ban. Radiant team pick. Remaining. 5 seconds remaining. Dire team pick. Remaining. Radiant team pick. Mirana. Dire team pick. Bounty hunter. Remaining. 5 seconds remaining. Game. At eto na nga tayo, mga haters. Ano ba yan? Mga haters. Eto na nga guys, bebet na tayo, Casey. Ano? Bumalik ko sa cellphone mo. Misala ka ba sa'yo? Baka pinlash mo sa CR. Guys, nandito na tayo sa ating grand final sa wakas ng The Summit 13 Best of 5 matchup between Among Us, ang inyong paborito laban sa paborito ko, Motivate Trust. Tuwa ka na naman. Ito yung magkalaban, no? Natalo yung Boom Esports ko. Pagbibigyan ko kayo. Pero guys, dito pa lang sasabihin ko na sa inyo. Game 1 winner, Motivate Trust Gaming. Bumbo ah! Ilagay mo dyan. Ilista mo na. Magkano budget? 7K? Lahat mo yan. Joke lang. 1-1. Ilista mo na sa death note ni Kuya. Ilista mo na. 1-1. 1-1-6-8. Sure win. Bakit 1-1-6-8 lang? Eh, di ko pera yan. Pera ni Kuya Nick yan. Oh, babayaran mo wait, ba? May bumubulong sa akin kanina, ay all in daw sa Among Us. Di ko lang sasabihin yun, pero parang si Eugene. Guys, sinabi lang, napaganda lang, kasi boring yung magiging finals. Kung ang makakapasok, Boom Esports. Kaya pinagdasal ko, sabi ko, kahit Boom ako dito, sige na, manalo na kayo Among Us para maganda yung laban. 4K viewers, betting pa lang tayo dito. Pasok mo na sa draft yan, Eugene. I-draft na natin. Kaya na ano, saan ka nag-bet? Motivate Trust, game 1. Game 1. Game 2, ikaw na mag-bet. Palitan sige, tayo. Okay, sige. Gusto ko yan. Gusto ko yung mga ganyang may ano eh, may ano tayo. Birthday mo daw? Oh, hindi oh. Ano yun? Late birthday present kasi yun. October pa yung birthday ko, guys. November na ngayon. So guys, nandito na tayo. Game number 1 tayo. Drop is on the way para dito sa side ng Among Us. Bounty Hunter and Tiny. Hindi. Bago to. Bagong luma. Hero bagong ni March yan. Bagong luma to. Para sa side ng Among Us, ha? Para naman sa MG Trust. Going for Slardar and Mirana as their pick dito. So, let's see. So, yan. Sinundan pa ng Elder Titan. Pero before we go deeply sa okay, ating mag-alala, draft. Guys. Hindi ako magiging bias dito sa casting ko. Totoo yan. Asarin ko lang kayo pag nanalo na ako. Mga ano lang ako, mga okay, tipong, okay. I told you, son. Mga I ganon. Told you, son. Shout out sa lahat ng nanonood. Please do share ang ating stream. Naku, steady gold up lang tayo na dito. Ano? Steady. Oo nga, no. Wala na, and syempre, bago ang may magtuloy-tuloy dito, KZ, batiin muna natin yung mga sponsor natin, syempre. The Armory, kung gusto nyong makabili
ng mga ganitong klaseng t-shirt pero hindi ito available at the moment. Ang available natin sa The Armory ay itong ating mga hoodie. October merch. Ang ating October merch na medyo extended. It's a 1.5 para sa ating mga hoodie, 699 para sa ating mga shirts yan. So kung ano bang hinihintay nyo, go sa The Armory dito mga kaibigan. Ang ganda ng t-shirt, ang pangit ng model. Let's go. Para naman, syempre maraming salamat sa Predator. And still si Ras mo si Dayan yun. Nag-stream si Dayan. Tamang Dota. Kasi malapit na daw ang Civil War. At eto, multivitamins, mineral ginseng royal jelly, Enerbone Active, mga kaibigan. Mm-hmm. Try it and feel the difference sa panahon ng pandemic at pabago-bagong panahon. Mas magandang i-level up ang ating immunity. Gamitin nyo yan. Siyempre, and hashtag active lifestyle. And syempre, we go straight sa ating pinakamalupit na sponsor, PNX Bet. User code lupon WXC kung gusto nyo bumet sa kahit anong laban. May it be sports, esports, live casino, and game show. And a lot more. Mag-message lang kayo sa Kuya Nick page kung gusto nyo bumili ng voucher. And syempre, kung meron kayong katanungan regarding PNX Bet, so ano pang hinihintay nyo? Use the code lupon WXC. And syempre, maraming salamat sa Wendy's. Kumain ka na ba ako, Eddie? Mine. Sa labas. Nag-restaurant ako eh. Uy. So, ano naman, no? Napaka... Libre ni boss. Alam mo ako, sobrang tipid ko, guys. Burakot ako. Si Kuya Nick ba? Nilibre ka na? Si Kuya Nick, wala eh. Wala lang ako. Ano daw, apaldo daw yan. Pero again nga, si guys, Paldog. Yan. Paldog. Wendy's and you can order it on Grab and Foodpanda as well. And kung hindi naman, pwede nyo po siyang i-dial sa 8533-3333 up until 3 a.m. Yun. So we are now in the game. Ay, naku. Maganda to ha. Itong hero ni Abed Yusuf. Storm ni Abed. Marami-raming beses na nating nakita yan. At maganda. Actually, maganda yung win rate ng Storm Spirit sa mismong tournament natin. Pero ang pick agad para sa side ng Ember MG Trust Ember naman ni Fearless. Mm-hmm. So, dalawang spirito maglalaban on the middle lane. Let's see kung sino ba ang magwawagi dyan sa lane na yan. Pero looking for fourth pick, etong Among Us. And shoutouts muna sa ating 5.8k viewers. And alam ko, tataas pa yan. So, make sure to share the stream. Makikipagpuyatan yung mga tropa natin. Guys, nga pala, may supporter badge na ako. Yan. Sana kayo sa Facebook ko. Dunong. Uy! Sabay Warpling naman ni In Your Dreams. Mm-hmm. Hindi rin papatalo. Pero ako ang hero of the tournament ko. Alam mo kung ano? Ano? Mirana, oo talaga. Yung first binibigay place na space ng Mirana in advantage sa early, madalas o more often than not, naita-translate at naiiko-convert sa panalo ang lane. Lalo na kung on point yung mga araw. And isa sa mga pinakamatikas na post-war at this tournament, syempre, si Sepir ng Among Us. Malamang sa alamang Tiny yung magiging hero niyan. Pero hindi nalalayo sa kanya dito, si Q ng Motivate Trust Gaming. True. So, yung position 4 para sa magkabilang team medyo mahalaga dito. Sila yung nagdidikta ng tempo eh. Yep. Kumbaga, makakita tayo dito for Among Us and MG Trust. Magpapalitan lang yung position 4 ng hero nila. Dahil etong si Q, ayan, gumagamit din siya ng Tiny. And then, ganun din naman si Sepher. Tsaka parehas yung playstyle ng mga hero dito. Parehas ha? Na parehas. Isipin mo si Masaros, aggressive. Si Kuku, super aggressive. Mm-hmm. Abed Yusuf, ganyan yung mga hero niya. Same with Fearless. Same with Fearless. Ganun ang, din. Yung 4, Sepher at saka Q. So maganda talaga yung ano. Ako lang ang outstanding player lang ng tournament na to para sa akin ay walang iba kung hindi si Jackie. Doon ko ibibigay Jackie, sa Jackie, the consistent sa, one sa MG Trust ko ibibigay ang post one advantage dito. Though alam nating malakas si In Your Dreams pero wonder anong kid yan eh. Si Jackie maganda ang showing niya dito sa ating tournament. All throughout the tournament, sobrang ganda nung performance ni Jackie. Simula pa lang, group stages pa lang guys, nakita na natin, sobrang consistent niya. May mga times na nalulugi yung kakampi niya, but despite that, nakakabawi talaga siya, ang bilis niya mag-farm. Same goes with In Your Dream, kaya sila nandito guys, parehas. Guys, wala na pong palitan to guys, wala na pong palitan. Si Alupo, magbabawas ng pera. Si Alo, kaya hindi po siya magkakas ng finals. Ay, so. Di kasi kasya sa bulsa niya eh. Madaming pera. Kaya pupunta si Alo ng Bangko gabi, linggo. Ay, mga hold up ng bangko. Money heist lang. Saan pupunta yun? Ah, maglulustay. Kapi naman yun. Mga boss talaga, ano? Magsusunod di ka sumama. Isa ka din dun eh. Saan?
dun. Kakasa ko, kita mo naman. Ah. Dedicated. Dedicated mm-hmm. caster of the year. Uy. Mars ni Kuko. Okay? Mars ni Kuko, mga kaibigan. Kuha niya yung gusto niyang hero. Ito naman. MG Trust, last pick carry. Si Jackie. Ano nga ba yung ano ang available? Last... Walang PA? May PA ba? Wala pong PA. Wala rin troll. Wala... Walang Specter. Walang AM. Wala rin Faces Void na hero niya. May Specter ba? Wala. Specter is still open. Open. So pwede niyang kunin yan. Arc Warden, binan. Rumispeto. Hindi na dapat nila ibigay yan kung ayaw nila. Phantom Lancer ni ano? Wala na din eh. Out na din eh. Sila yung... So, konti na lang yung choices dito ng MG Trust. Sven, na mabilis. Mm-hmm. Pwede silang Sven or pwede rin sila ditong mag... Slark? Slark. Hindi. Mahirap. Hindi, may magdadive and tsaka... Pwede. Kasi may Bounty Hunter eh. So, mababaliwala yung track dito. Lagi lang ma... Ricky Maru. Ricky last pick. Okay. Alam mo, eto naman kasi talaga yung game mo. Sa best of 5 yung game mo naman talaga yung pwede ka sumubok ng strategiya. Kasi, pag pumili ka ng, ang psycho dyan sa game 1, pag pumili ka ng packet strat dyan, pag na nagtagumpay yung packet strat mo, wala na silang susunod na strat. Maiiba yung ban nung kabilang team. Mm-hmm. And, pag nangyari yun, tsaka ka babalik sa standard pick mo na makukuha mo yung mga PL, mga Specter. So, tignan natin, Jackie sa kanyang Ricky Martin. Although, ginagamit na rin naman talaga yun ni Jackie. And, feeling ko naman yung silence medyo, dito ni Jackie. Medyo makapal yung mukha ng Ricky pick dito. Kaya nga, may storm sila. Hindi. May bounty hunter na. Naka-rumiki pa. Rumiki pa. Kaya nga, tsaka may tiny na pwede talaga mag-dive sa kanya. So, depende na lang to talaga kay Jackie kung paano nila. Naka-momentum pa sila. Naka-2-0 sila, sabi ng mga chat. Shado kayong bilib sa Among Us nyo, ha? May one-hour break. Eto. Ako, ang tingin ko sa sinasabi nyong naka-momentum sila, ako naman, baka pagod sila. Kasi yun may 2-0 na sila. Diba? Pwede. Depende yan kung paano gagamitin ng Among Us yung kanilang 2-0 kanina. Kung, wala po kaming tindang t-shirt na ganito ngayon. Pero kung gusto nyo bilhin yung t-shirt ko, 3,000 lang kapadala ko sa'yo. Large, guys. At least nasuot ko na. Diba? May pawis pa ni Kuya D. Ganun eh. Pag sikat ka daw, magmamahal. Eh, hindi pa ako sikat. Magmumura. Pero dahil business-minded ako, may benta ko sa ito ng 3,000. Ayos, nagkabintahan pa nga tayo dito ng t-shirt, ah. Yeah, pero ito na po, kompleto na ang ating draft, guys. We are on to the grand finals ng ating Monster Energy Dota Summit 13C. Handa na ba kayo sa magaganap na sakuna? Ito ang itsura bago ang sakuna. Catastrophic nga ba mangyayari? Picture nyo na ang itsura bago ang sakuna. Eugene, zoom in mo sa amin. Papapicture muna natin. Ito yung itsura ng mga bago game 1. Bibigyan namin kayo ng before and after pics palagi. Ah, na-screenshot na ba? Game na! Game na tayo mga kaibigan. Game number 1 ng ating potential best of 5 series. Radiant side para dito sa side ng Among Us. Kakagaling na lang nila sa lower bracket. Mm-hmm. At ang kalaban nila, itong mga nanggaling sa upper bracket. March Bounty Hunter, Abed sa kanyang Storm Spirit, Kuko sa kanyang Mars, Morphling ni In Your Dream, and Sephir sa kanyang Tiny. Yeah, for the side of MG Trust naman, we have Boombell on Elor Titan, Q para sa kanyang Mirana, Fearless on Ember Spirit, Masaros on his Slardar, and Jackie naman para sa kanyang Ricky. Ags Morphling coming, mali-mali ka naman. Uy, di po meta ng Ags Morphling ngayon. Ang Morphling ngayon, Manta style. Scuddy. Ganyan ang mga Morphling. Kaso parang dito sa game na to, super kailangan nila ng some utility. Hindi mo mag-ag sila. Oo. Si Morphling? Oo. Parang wala mo siya masyadong... Pwede, Elder Titan kasi. Ako, Manta style Morphling ako. Pero kailangan niya na talagang isang defensive item talaga, like BKB kasi... Or Manta. Mm-hmm. Kasi pangtanggal ng corrosive base dito, ng MG Trust or ni Slardar, and yung Searing Chains pa. So worth na worth yung Manta din dito. Manta ang usong item. Manta BKB dito. Manta BKB tong game na to para true, kay Morphling. Kasi isang silence lang din ni Ricky sa kanya eh. So kailangan niya ng dalawang defensive item dito sa game na to. Para maging effective siya. Pero eto ah. Bounty runes natin. Mukhang 2-for-2 trade lang naman. For both teams. Among Us, masisecure nila ang top bounties. Bottom bounties will be secured by the side of Motivate Trust Gaming, mm-hmm. mga kaibigan. Ako, all eyes on Q dito.
Yep, yung kung mga, magiging maganda yung nagdidiktang pana. Mm-hmm. Yung mga kahapon nakita ko yan kay Hyde kaya nanalo sila yung Boom Esports against TNC. Grabe yung performance ni Hyde with Daming the Miranda. Daming umiyak kahapon eh. Mm-hmm. Pero kung nakinig kayo kahapon sa akin. Mayaman na kayo. Mayaman na kayo. Sinabi ko na sa inyo. Mayroong nakinig sa akin tuwaya ng 202 TNC. Tago na lang natin sa pangalang Akimaru. 20k yung pinaya. Naging 80k. Ay, hi nako. Akimaru is doing it. Ay, sa. Basta makikinig ka lang sa akin. Madam lang pala yun, eh, tapos asarin niya ako kanina. Eh, wala akong 20k. Wala akong panayang ganun, eh. Madam yun. Madam, Akimaruts. Anyway, ito na ang ating game number 1 po on the bottom lane. Dalawang beses daw nag-Mirana yung Boom Olats. Eh, hindi naman secure yung Mirana nila eh. Diba? Ang Mirana nila doon, si Hyde. Si Hyde ba? Si Hyde ba ang post-port? Ano eh, parang game number 1, si Hyde yung nag-Mirana. Game number 2, si Teams naman yung nag-Mirana. Saan? Hindi, dito daw sa Among Us kanina na series. Ah, kanina. Oo. Talaga? Kala ko yung TNC yung pinag-uusapan natin. Hindi. Yung kaninang matchup daw yung Boom. Kaya natalo yung Boom sa Among Us. Sabi nilang gano'n. Mm-hmm. Pero tignan natin, tansyahan lang. Itong mid lane matchup natin dito. Itong Ember and Storm Spirit. Medyo parehas ang mechanics ng dalawang hero na yan. Gusto nilang ng level as much as possible. As early as possible, I mean. And syempre, malaki yung magiging impact nila dito. Ay na, first blood! Ay, sayang, hindi na first blood. Napanood ko na to, ah. Hindi na first blood, ah. Nagsasakitan itong si Abed and si Fearless, pero in terms of last hits lamang sa ngayon ng Storm Spirit. Ako, feeling ko bibigay ko yung advantage sa mid lane kay Abed. Mm-hmm. Siyempre, si Abed, Yusuf yan. Yep, in terms of experience sa middle lane, si Fearless naman, marami na rin yung XP. Pero iba pa rin kasi yung international experience si Abed. Aray ko, na chain disabled, pero BH kasi yan eh. Mm-hmm. Wala pa rin masyadong magiging tingko, walang magiging action dito sa bottom lane para kay In Your Dream and March. Talagang defensive lang sila dito. Ang way lang para makapatay ang motivate trust the bottom lane kung kukonekta yung pana and then yung tawag ito, stun dito ni Slardar. Ay, wag kayong magalit, guys. Wala pa. Shoutouts to 9.9 kay viewers. Wag kayong mag-away-away. Ako lang kaaway nyo rito, guys. Wag nyo ilipat sa ibang attention nyo. Ako ang kaaway nyo dito. Ako ang kaaway. Tatanggapin ko lahat ng galit fight put na ibibigay nyo. Sabi ko nga kanina, nung nakita ko kasi kagabi, mm-hmm. Sabi ni Facebook, mayroong eligible ka nang magkaroon ng supporter. Sabi ko, Facebook, wag nang supporter ang ibigay mo sa akin. Sa akin mo i-unlock ang hater badge. Hater badge? May ganun ba? Pag in-unlock mo sa akin, Facebook, ang hater badge, tapos... Mayaman ka na. Babasahin ko lahat ng mga hate comments sa akin. Gagawa ako ng isang video na babasahin ko lahat ng hate comments. Pero babasahin ko, yung mga hater, may hater badge lang. Yan. Ayos ka nga. Napakatawa nga ng utak mo dun. Tama. Anyway. Fan badge pa. Supporter badge pa. Ayos ah. Ang pinaparami ko, hater. Hindi nila alam. Ah, magaling mo nga doon, no? Oo. Mm-hmm. Pero grabe, yung right-click dito ni March, ah, with that second skill. Ay! Nakikipagbulasan dito. Si Sefer, no? Sisimula level na rin siya gumala. Level 4 pa lang si Sefer, si ano rito, ah. Itong, parang pa silang level 4 pala. Uh-huh. Pero feeling ko gusto lang nila arrow, kabim! Ay, nakaagaw pa! Magaling! Magaling kang! Yung mga binabayaran sa Mirana, guys, nakita nyo naman, oh. The unpredicted arrows. Yung arrow na yun, imbis na makapag-secure ng bote yung Storm Spirit, na-force out of the lane pa siya dito. Yep. Because of the Mirana arrow. Pero 0-0 ang ating scoreline going toward the 5-minute mark. 4 minutes in. Wala pa tayong na-first blood dito. Mm-hmm. Pero grabe yung mga position 4 dito na magkabilang team. Talagang binabantayan nila itong mid lane. Siguro for position 4 ng both teams. Uy, delikado ata to si Q. Eto guys, sasabi ko sa inyo, pag nagkaroon ako ng mga ng hater badge, syempre automatic may hater group yun. Magpaparapol ako palagi para dumami yung hater ko. Matatanggal kayo sa group na yun pag naging fan ko kayo. Kailangan hater ko lang kayo. Handaan nyo. Papalitan ko na kasi nakalagay sa Facebook. Duno supporter group eh. Ako, gagawin ko. Duno hater group. Pero first blood will go in the way ng Motivate Trust Gaming dito. Mapapatay nila. Itong si...
Sephir, yep. And si Peerless pa ang makakakuha ng first blood na yan. And that first blood is brought to you by PNX Bet. Use our code LOBANDAWALIX. Message the page ng Kuya Nick for information. And syempre, pagbibili kayo ng voucher, so ano pang hinihintay nyo? Pag PNX Bet na kayo. And mag-bet na kayo dito. Humabol na kayo, guys. Dahil this is a best of 5 series. Matagal-tagal na aksyon ang makikita natin dito. Ang pinaka-tanong ko lang dito, mga 3-0 kaya? Sino kaya yung mga 3-0? Wala mga 3-0 dito. And ang isa ko pang tanong, kung aabot pa tayo ng game 5? Eto, ginoon nila. Gusto nilang patayin. Pero may araw na naman na tumama. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Yung Mirana, ginawa niyo shotgun. Delikado rito. Delikado si Apid. Apid Yusuf will go down, baby! And just like that, next target tayo dito, si Ring Jane kumonekta. Gusto patayin si Peerless, pero Bounty Hunter, meron yatang gustong gawin. Pero that's Abed going down sa kamay ng bata kong si Peerless. The Peerless Broadcast. Nakuha ng BH. Napakahusay. Mm-hmm. And yan, maganda yan dahil madideny niya yung runes. Tapos ang appearance ka lang gagamitin. Yun nga lang, kukunekta si Ring Jane, mahuhuli si March. At March will fall. 3-0, tumalon, bumita si Abed Yusuf dito. Pero Abed, bakit mo naman gusto gumawa na pumatay ng tatlo? Pero hindi pala, may timing pinatay darating. Pinatay niya si oo. Ember. At mapapatay nila yung Emberin o Masterino. So first kill para dito sa side ng Among Us. 3-1 ang ating scoreline. 1K Goldie going in favor of the Motivate Trust Gaming Team. Mm-hmm. Pero maganda to para sa mga side lanes na magkabilang team kasi yung action nasa mid pa lang ngayon eh. So si In Your Dream makakapag-farm siya ng maayos. As you can see, 42 and 19 yung last hit niya. Ganon din naman etong si Ricky, 39 and 22. So nagre-reflect sa mga side lanes yung action sa mid kanina. Ay, grabe. Shoutouts, ang dami agad natin. Ayan, Kuya Dick, ilan dyan? 11.3. Ang asa rin mo. Sa 11.3, maasar ko lang yung 10,000. Masaya na. Okay. Dami naman nun. Ah, shit. Wala naman. Hindi ko pa naman sila inaasar. Sinasabi ko lang naman yung mga nakikita ang ko. Totoo, ang nakikita totoo. Nakikita ko, napatay si Match. Baka naman sabihin natin dyan. Pero speaking of asaran, mga kaibigan, babalik na. Ayan ang dapat. Ang Civil War. Magsisimula yan sa November 10, ang round 2 ng ating group stage. Kusan magbabakbakan ng inyong mga paboritong Civil War teams. Aahon ba sa lusak ang kupunan ng Pathetic Cheaters at Solid Pusher o kami na ba ni Casey with 150B ang magcha-champion ng Civil War? Wala eh. Nung round 1, hindi talaga ako nakalaro eh. So, ano yun? Nababasa nyo lang yung group chat namin sa 150 Blowers. Pinagplanuhan na namin yung mga team na yan, yung mga makakalaban namin. Gigilitan namin sa league yan. Kung meron. Tapos ako, guys. Sabi ko sa inyo, kaya gusto ko na maraming haters. Tama ka dyan. Kasi nga, sabi nila, the more you hate, the more you love. So, give me some hate. But I will still love you. At makakapatay sila rito. Haze rune will be pop. Mapapatay ba nila Mirana? Ember Spirit. Uy, Tiny pumasok. Nag-bailout na yung mga kampanya. Mahuhuli ba nila ito? One Searing Chains. And this should be the arrow connecting. Tignan natin. Sino pinipili nila? Para silang namimili sa buffet. Ito ang gusto nila. Si March, Searing Chain connecting. Tapos mapirans na tama. Delegado si March dito. And that will be the third deck of March 2-5. Ang ating scoreline dito. 1K Golden para sa Motivate Trust. And hindi ko gusto yung ginagawa ni March dito. Dahil supposedly, lalamang yung Among Us sa network dapat dito once na makuha ni March yung level 6 niya. Level 6 dapat because of the track Dota, best Dota. Pero at the moment dahil namamatay siya, instead of giving gold para sa kanyang kape, he is giving gold towards the other side. So, it's a sad story. At saka hindi, kailangan niya kumuha agad ng maagang level 6 kasi doon natin makikita yung impact ng isang bounty hunter. And lalo na no against the Ricky. Mm-hmm. Pero in terms of last hit, tinanay natin dito, number 1 naman si In Your Dream. Pangalawa dito yung Ricky. Ay hindi, Storm, then the Ricky. So maganda yung CS dito actually. Among Us. Maganda lang yung kills para dito sa side ng Motivators Gaming. Mm-hmm. There's so much action happening dito sa ating 9-minute game. Pero again, back to farming naman yung mga hero dito ng MG Trust for Kuku. Maganda rin yung laning ni Kuku at the moment. Ito na. Oh, may napitas. Pero ang ganda ng pana. Makakakuha sila ng turnaround dito. Here comes Ricky. Blinking in. Delikado si Kuku. Maldi napatay niya rito yung Elder Titan. Pero isusunod siya. And that is a good trade going in favor of the side of Motivate Trust Gaming. Dahil dati sa core, 4A support.
and they'll be able to secure a bounty rune dito. Bounty rune. Pero March, nagnanakaw ng mga runes turn spirit, makakakuha ng rune. Yay! Iilag si Sexy, and this is an invis rune para sa kanya. Might try to go for the skill on the Mirana, pero decided not to go for it. Mm-hmm. Na farm muna si Abe dito. Kasi may tatlong na leap charges pa itong si Mirana. So, if ever comes to worst, baka siya pa yung mayari doon, si Storm Spirit. Oh, so, pero tatlong hero dito sa top lane. Ricky naglalakad malapit sa Sentry Wards. Here comes the Sentry Wards. Ang dami palang Sentry Wards. Double Sentry Wards. Slardar will rotate in here. Tignan natin mga kaibigan kung they'll be able to get this Ricky. Pero Ricky, magpapanggap na hindi siya kita rito. Tamang Mamba out siya. Pero alam niya eh. Ang daming hero ha, on the side of Among Us dito. Slardar pwedeng mahuli. Here comes the Avalanche Toss. Mahuhuli si Slardar dito. Spear not connecting. And here comes the counterplay. Magkakabakan muna rito. Mapuforce magbakang Among Us as five heroes will be committed here on the side ng Motivate Trust Gaming. And despite the vision advantage na meron yung Among Us, mas marami yung inirotate ng Motivate dito. And nagkakatansyahan pa rin sila kasi one team fight matters dito sa early natin para makakuha sila ng objective kasi right now nakukulangan parehas na team hindi pa nakakakuha ng objective so kailangan nilang mag-ingat sa casualties. Mm-hmm. Pero tignan natin dito Ricky rotating toward sa bottom lane, walang magagawa sa kanya rito, tamang bawas lang ng pera itong ginagawa ni March dito. 6-3 less than 1,000 gold lead, so maganda pa rin ang CS for both teams dito. Uh-huh. XP, medyo pumipay-favoring itong side ng Motivate simply because of the 3-kill advantage that they have. Moonlight Shadow will be committed. Tingnan natin dito kung may mahuhuli sila. Tier 1 tower, ang punteriya dito ng Among Us at ito ang Moonlight Shadow. But there is a very well-placed sentry wards dito. That will be... Ay! Kalungkutan by Kuku. By Coach Ku, mga kaibigan. Coach Ku! Si CK na pala siya. Si CK. Ay! Tinamaan ang pana. Hindi na sa'yo. Pata-abalan si Sin. 5 seconds time yan. Slytherin Cross, patay ka dito. Going for the next target tayo. Oy, ikaw, saan punta? Tapong basura. Hop, another spear by Kuko. Pero nakuha na nila yung pinakamagandang target. Yup, si Morphling. In your dreams. Going down, mga kaibigan. Tsaka na-maximize nila yung duration ng arrow din dito. Kaya kahit nasabihin mong pinotektahan ni Sefer, umabot late, pa rin. Late. Kahit na 5 seconds pa naman yung tumamang pana pa rin, may duration pa rin ang stand doon. Nauuna pa rin siyang lumapag doon. And they were able to get etong si In Your Dream na crucial right now kasi kailangan niya talagang matambakan sa farm ito. Guys, si Ricky. Hindi natin papansinin yung mga hater. Papansinin ko lang yung mga hater pag naging may fan badge sila. wala pa kasing hater badge, kaya fan badge lang. Fan badge eto lang. Guys, seryoso to. Punta kayo sa page ko, maging fan ko kayo, tapos tsaka nyo ko murahin, babasahin ko yun. Kasi, yun talaga sayang yung babasahin mo. Sayang yung subscription nyo eh, syempre. Pero kung wala kayong naitulong sa akin at saka dito, okay lang, bahala na kayo sa buhay nyo. More hate to Wise motivate. Words from Kuya D. More hate to motivate. Eh, syempre. More hate to motivate Trust Gaming. Intindihin ko kayo. Ha? More hate to motivate. More hate to motivate and Trust to have cast. Oo. Just... Ibinasok lang. Yan. Anyway, 3-7 yung score natin dito. Abed still trying to get his Malev. At tingin ko malapit na. Network natin, nangunguna yung Morphling. Followed by the Ricky. Alos pares lang network nila. Identical. Yep. Storm Spirit, pumapangatlo, pumapangapat ang Ember Spirit. So, wala talagang itulak kabigin dito. Samantala, Tiny, mahuhuli. Avalanche Toss combo. Will be enough to save ang kanyang buhay dito. And Jackie will have a killing spree. Early killing in spree. This game. 14 minutes in. Killing spree para sa kanya yan. Mm-hmm. Arrow flying in. And may mahuhuli ba sila rito? Wala. Kuya D, 14 minutes defusal na itong si Jackie. Medyo mahihirapan na si Morphling dito. 14 minutes defusal? Ah. Yes, defusal na. Kailangan nila ng ano rito. Ang pinaka-importante ng item sa side ng Among Us, 4-stop. Oh, 4-stop. Kasi yung Morphling, wala siyang magagawa pag nahuli siya talaga. Kahit magmanta ka, kung wala kang way makaalis sa smoke, hindi mo matitrigger yung... attribute ship mo. Mm-hmm. At saka kailangan niya rin ng BKB. Pero ito maganda. Abed Yusuf, meron na siyang Orchid of Malevolence. And this Orchid, very, very important. Especially habang wala pang defensive item yung mga side ng Motivate Trust dito. Like the Ricky, wala kang patanggal silence. Itong Ember, wala kang patanggal silence. Lahat ng walang patanggal silence, delikado kay Abed Yusuf sa ngayon. Aha. Kahit si Ricky, di ba? Basta may dalang dust itong pero, si Pero ang downside naman Storm. Yan, wala rin siyang defensive item. Uh-huh. Baga dapat mauna siya.
Pag naunahan siya, goodbye hotdog siya rito. Eh, kung stop, oh, hindi, ma-i-stun ng avalanche dito. Naka-smoke mag-isa si Storm Spirit dito. Ah. Gusto niyang gamitin kay Ricky itong kanyang malevolence reveal. Mm-hmm. Pero mukhang malayo si Ricky. Eto na, si Fearless ata yung yari. Pero ano oh, nangyari rito? Uy, yung Orchid Reveal walang nakuha. Oo, oh, nasiring yeah. Chains din si Abed din dito. So, alam na ng Trust Gaming na may Orchid, Orchid na. So, kailangan so hindi muna sila magpapadogi-dogi dito. At mm-hmm. least body-body system. Payos itong, na rin si Fearless eh. Body-body system lang tong Trust Gaming backup, dito backup para lang. Tamang backup. Eto, may nahuli. And yan naman ang trabaho ni March, mamatay dito. And March going down once again. And tignan natin kung makukuha or maigo-convert pa sa tier 1 tower dahil technically sa tower objective. Trades natin dito, wala pang objective para sa Motivate Trust. Do they hold the kill advantage, objective-wise, lumalamang itong side ng Among Us dito. Pero 3-0 na itong si Jackie. Hindi napahirapan yung kanyang lane kanina. And then ang aga ng defusal niya, so pwedeng-pwede na siyang to-meme fight lagi. Mm-hmm. Ano magandang next item ng Ricky dito? Kailangan niya ng item manta. Pang dispel. Tingin mo magmamanta siya manta o magbe-BKB? Manta na lang. Feeling ko manta na lang. Mas maganda. Oy, pero tignan natin kung may maayos pa. Tanger comes the Swarm Spirit. Jumping out. Hindi siya maabutan. Naman siya, ano, hindi naman siya Aray! Ganun na ma-initiate ang agang Bessel ha. Nino? Boy Scout. Mirana. Bessel na siya rito. Aga. And syempre, alam naman natin yung Bessel isa sa pang pinaka-effective na item yan against the Morphling. Mm-hmm. So, Morphling, kung ano man ang item niya rito, eh kung wala siyang way to remove yung Spirit Bessel, eh mahihirapan siya kahit baka pag-attribute chip siya rito. True. Lahat ng timing dito ng Trust Gaming is sobrang ganda against Morphling. Dahil syempre, wala pa naman ganun defensive item guys, itong Morphling natin. Sa chat, huwag kayong mag-away-away. Ako lang kaaway niyo rito. Huwag kayong mag-away-away dyan. Ano ba kayo? Mainit ang tarima. Oh, eto na. Nakahuli na si Abed Yusop! May orchid ka pala, boy. Sabing ganun, oh, going for next target sila rito. Pero tingnan natin kung may mahuli. Oh, March, padogi-dogi. Naglalakad sa kitna ng gera. Gusto niya magturo. Ayan, tinuro niya yung kalaban. Pero tinuro niya si Mirana. Anong gagawin ng track mo? Wala kang, kumbaga spatter lang siya information rito. Information sabi lang. Niya, kuya, ayun! Eh, kaso yung kuya mo, napihilay. Wala si kuya eh. Oo, eto na. Morphling na nagpanggap na Ember, mga kaibigan. Here comes the wave in. Sight of his searing chain, pero Snarder receive. Hindi natin makita kung ano nagagarap dito. May mamamatay, that's the Ember Spirit, pero arrow ko konekta. Hindi. Oy, na Spirit Vessel. Ay, mamamatay din dito. And that's the spot. One for one. One for one at the moment. Nakuha naman nila si Ember Spirit. Nakuha nila si Ember. Yun ang maganda rito. And for In Your Dream, malapit na rin sa kanyang manta. Basag, basag! Ito si In Your Dream. Gusto pumasok dito. Gusto yung mag-wave. Moonlight Shadow gagamitin. Makakatakbo dito. Telegrado. Basag ulit na huli yung tatlo. Ang ganda pero arrow. Wow! Kumunekta! May mamapatay dito. And Abed Yusop going for the next target. Here comes the Bobbling. With a wave in, makakapatay dito ng tatlong hero. Ricky. Storm ay Ricky Ember Mirana going down. Nakatrack Dota, Best Dota. At ito, yung strength ng Among Us. Pagpaisa-isa kayo in Among Us taking them down. Snardar Slytherin si Clash Abed Yusop walang mana naglalagad ay kupo chinook Genis. Yun, literal. Normally, literal na ganun eh. Normally. Pero 7-12 na yung score natin din dito. 3-man down for the side of Trust Gaming. But they were able to get etong si Storm Spirit on the other hand. Pero ang ganda ng pasok ni Kuku doon. Tatlo yung nahuli niya. And the Sphere of Mars pa niya si Jack. Coach Kuku with the play. Old man Kuku, mga kaibigan. The old man going for the play. Pero ang layo nung tinalo ni Abe dito. May nahuli na naman. Dito, sino humaharap? Puna ta. Gusto lumaban. Hindi, humarap siya eh. Humarap siya kasi. Oh. Pag humarap ka talaga laban ka, sa Ricky, hindi ka kaya diversity. Hindi ka, ka malambot. Pero pag kumalikod ka, face your fear. Yan ang motto pag kalaban mo si Ricky. Face your fear. Face your fear. Harapan mo siya. Kasi if the more tatakbuhan mo, tatalikuran mo si Ricky, of course, yung backstab eh. Tama. Matsakit. Pero eto, March. Tatago sa puno. Bah! Truma! Uy! Ang topang nun na! Harapan, tinuro. Hindi kasi hindi naman na lumalabas. Pwedeng masentrihan to, ha? Pwedeng masentrihan pa. Although, mayroon naman sila ditong ready na sentry if ever na magtayo itong Trust Gaming. Up! Pulosan, manta na rin. Ay! At problema, pero Slytherin Crush. Hindi ko kukunekta. Mabilis si Morphling maglakad. Manta style na siya rito. Mars Ultimate gagamitin, okay. Pero leap out dito. May nahuli. Aba si March. Boom! Kala ko, kakainin ng lupa yung iba rito, eh. Malawa pero Motivate Trust Gaming, ha? String yung nakakapulap kills pero slight gold date para dito sa side
ng Among Us daw, the tier 2 tower dito sa side, the tier 1 tower dito sa mid lane, medyo magdedelikado, 5 man strong pushing in para dito sa side ng Motivate Trust Gaming. Mm-hmm. And ito, another objective for Trust Gaming. And yun yung kailangan nila dito at the moment, pero hindi ko masyado nakikita pa yung potential ng isang Bounty Hunter. But for Among Us, 1 to 2 team fights na manalo sila, tapos present yung Bounty Hunter. Okay, Avalanche Dot, Kinombo, patay dito si Elder Titan, pero I think it's a bait in. Arrow flying in, makakapag-convert. Tapos si Jackie. Hindi nga lang siya makapunta dahil nandito, pero delikado si Jackie. Jackie will go down. Stardust, slender yung crush dito. Tignan natin, makakapatay na sa tinuhog, mga kaibigan. Ang isda, delikado siya rito. And mabubuhay pa ang fish. Pero delikado Mirana being chased down. Here comes the Mirana, another lead para sa kanya. Muna siya daw gagabitin. Stardust, makakabalik ba? Arrow may fly, delikado yung mobile dito. Stardust, tatataka niya. Pero walang maaapotan. Ay, ay, ay. And just like that, Spear by Fearless. At mapapatay nila si Fearless dito. Two cores going down Among Us. Magtatagumpay dun sa trade na yun. Pero first 15 kills, Makukuha ng Trust Gaming. Congratulations sa mga nagbet para sa MG Trust. At saka, sa guys, public service reminder lang po sa lahat ng mga kabataan dyan. Pag nabutas ang Trust, nanay kabukas. Lagi niyong tatandaan, kaya ingatan ang Trust. Gusto ko yun ang kasabihan ni Kuya D, ha? Kasabihan yan, public service reminder lang. Oo. Mm-hmm. At every maganda yung replay natin, kita mo naman ang ganda ng mga natuhog nila dito. And kita mo yung ginawa ni Kuku, play yun eh. Nasa taas, tinulak niya pababa. Para pag mag-Sphere of Mars siya. And that replay is brought to you by Predator. Ayan, 1K golded lang ha. Kasi dikit na dikit ang laban natin. Mm-hmm. Dahil yung terms of kills lamang pa, itong side ng MG Trust, but yung potential teamfight, nasa side na ng Among Us dahil syempre yung mga initiation dito ni Kuku laging on point, as well as Zephyr, may dagger na din siya, and laging natatalunan si Jackie sa backline. Sino ang problema ni Jackie dito? So kailangan niyang kumuha ng defensive item. Fearless, delikado rin ata. Pero slithering crash, mapipigilan sila rito. Tignan natin kung may mahuli. Here comes the force up na sasabi natin, pero delikado rito. Bounty Hunter lang, maitutulak niya yung kasama niya, and that is March going down. Less than 1,000 gold lead ang kailangan bantayan dito ng Among Us, ha? Yung Roshan. Dahil may Slardar, any team na mayroong Slardar, mabilis ECS kumuha. Roshan of your life. Mm-hmm. Yan. Mabilis kumuha dito ng Roshan. But si Ricky, kung si Ricky man yung papalas, tingin ko hindi pa ganun. Hindi pa ito yung time ng Motivate Trust Game na kumuha ng Roshan. So safe to say pa to for Among Us. Pero ito, 1K gold lead, mga kaibigan. Motivate Lapa Trust to. Gaming, lamang ng 6 na kill. Pero ang Among Us, ang lamang sa overall network dito. Nakita mo yung Among Us, no? Playing malapit sa rush pit. Yeah. Alam nila na pagkalaling at sila rito, siguraduhin na itong ano. Uy, pero Morphling, ganda ng going item. Going for Scotty. Going for Ayop Scotty na yung Morphling. Manta, going for Ayop Scotty. Siya pinakamayaman na hero in terms of overall network dito. Hindi rin kasi talaga na contest yung kanyang ay, may nahuli. Uy, sinapak! Si March na naman yun. Oo, sinapak na naman si March eh. Pero, as a bounty pero, hunter. Pero guys, trabaho ni March yan eh. Trabaho niya talaga mamatay. At saka hindi, as a bounty hunter, tapos may Slardar na kalaban. Okay, ito na yung sinasabi natin. The Roshan, mga kaibigan. No buyback for 20. And alam naman natin na yung Roshan na yan, mabilis mamamatay since may strong Slardar. Iko-contest ba ng Among Us dito? Etong rush pit? Tingin ko yes, iko-contest dito dahil naka-smoke na yung Among Us. Ayan, maglalaki lang ng smoke yan dito eh. Kailangan niya maglagay ng smoke para pag may tumalon, kagaya niya, may tumalon. Eto si Kuku, mga kaibigan, nakuha ni Aegis of the Immortal Ricky yan. Pero mamamatay dito yung Ember Spirit, pero tignan natin, bubuka ang lupa, araw kukonekta. Here comes the instant buyback, mga kaibigan, Ember Spirit! Kinahain ng lupa, mga kaibigan, si Kuku Martin! Delikado rito si Morning, makakapag-waypack, pero Ember with the win. If, nako, delikado rito, mapapatay dito, delikado, Totoy Golem, kinuha na ni Mother Earth, patay dito, and three heroes goes going down. Sa side dito ng Among Us, from Among Us to Talong Us, real quick mga kaibigan, 11 to 20, 20 kills secured by MG Trust. So, kung tumaya kayo ng all tabs dito sa MG Trust, medyo pabor na. Hindi ka tumaya kanina, game number 1 eh. Pero that is Morphling going down, very crucial yung team fight guys, na yun. Guys, huwag nyong awayin yung Among Us, ako lang to, ako awayin nyo dito. I want your hatred. Focus your hatred towards me. Huwag nyo nang lapi, huwag nyo kayo mag-hate sa mga team at saka sa mga fellow viewers nyo. Focus it on me. I love your hatred.
Pero hindi, back to the ball game. 2K gold lead lang naman para sa kanila rito. Baka naman sabihin nyo, bias ako. Wala pa rin, wala pa rin naman. Di ako bias ngayon. Alam nyo naman, kampi talaga ako sa motivate, pero di ako bias. Pero yung team fight na yun is, although maganda yung pasok ni Kuko doon, pero it's too late eh. Kumbaga nakuha na ni Jackie itong Roshan, may buyback rin si Ember Spirit doon, kaya lumamang talaga sila. Uy, kinahuli, jibirted.com. Ay, Abed Yusuf, my friend, what are you doing? And Abed, medyo feeding spree itong si Abed dito. Ricky with the AGs, Moonlight, grabe na yun. Inbi na, inimbi pa. Kumbaga, double imbi. Paano kaya nangyari yun? Ano makikita yun? Imbi na si Ricky, inimbi pa. Inimbi pa. Oo. At ito, ang maganda rito sa side nila, makakakuha sila ng tier 2 tower. Mukhang trying to defend naman dito itong side ng Among Us. Pero hindi sila nagte-teleport ng hero. Fortification, gagamitin just to delay the inevitable. But if this tier 2 tower will fall, that should be shrine or outpost, I mean, going in favor dito sa side ng Motivate Trust Gaming, and that is a lot of real estate given by Among Us dun sa kabilang side. Though they still have the Morbling, pero at the moment, it's Morbling and Ricky side by side dun sa ating network lead. Pareha silang 12, 200 gold gold difference lang para sa kanilang dalawa. Sobrang ano nga, sobrang close nga nung kanilang networks din dito. But mas lamang sa objective itong Motivate Trust Gaming. So kita natin talaga na maraming farm ito si Morbling. Problema, dami rin pang huli kay Morbling dito. Pero ito, maganda pwesto ni Coach. Coach Kuko, maganda pwesto rito ha. Less than 1,000 gold lead lang. Pero nakita mo naman to. Ang dakilang snatcher, kumuha ng Undox Lechong Manok, mga kaibigan. Pero hindi po namin sponsor yun. Wendy's po tayo. Ayan. Masarap kumuha lang talaga. Kumuha lang ng manoki dito. Itong si... Yung ginagawa ni March, wala na siyang ginagawa. Ang ginagawa na lang niya, pumatay ng lalabas na courier. Mang inis ng courier. Oo. Ako nga, coach. Ito, sabag nag-bounty hunter si March ha. Walang magpapadala ng kahit anong gamit. Hayaan niyong mabulok. Sa gilid lang lahat. Hayaan niyo siyang mabulok dyan. Sa gilid lang lahat. Use the tree line para mabaliw yung bounty hunter. Bounty hunter. Kasi sa ngayon, wala na rin talaga hindi na rin talaga natin, in terms of team fight, ang gagawin lang naman ng BHS, magtatrak lang. Wala naman team fight na nangyayari. Pero may nahuli. Mapapatay ba last storm? Spirit jumping in. That's the Ricky going down. Pero Ricky, mabubuhay. Here is the Slytherin Crash. Tignan natin kung mapapatay nila. Storm Spirit jumping in. Here comes the Lightning with the blue pin in. Pero delegado rito si Jackie. Jackie delegado. Jackie mamamatay. And Slartar, iniwan na nila rito. And that is Among Us taking yung buhay ng position 1 dito ng Motivate Trust Gaming. Hindi na dapat nila dagdagan yung casualty din dito dahil malaking bagay yun for Among Us. With Aegis advantage pa, itong si Ricky na nakuha nila without getting any objective at all. Itong Trust Gaming. So, well played for Among Us. Pero ito, track. Tignan natin. Mars Ultimate. Ay, Mars Yule Scepter. Ember Spirit with the Dajin. Alam nilang walang Ricky. Pero here comes that arrow. Tiny with a tossback. Ang gandang debate on. Pero Yule Scepter with the same. Slytherin with the 3-man Slytherin Cash. Makakapatay dito. That's the Mirana going down. Pero that's Kuko going down as well. And here comes the setup. Will they be able to find the setup dito? Ember Spirit, medyo whipping yung kanyang searing chains doon. And this will allow Among Us to escape. And reset. 1-for-1 trade doon sa mid lane. That's the Mirana for the... Mars. So, 13-22. Gold lead para sa Among Us pa rin dito. Ang ganda ng laban. In terms of... Ang worthy ng finals na laban. Sobrang guys. Worthy nga. Game number 1 pa lang po sa mga kapasok lang. And ma-action agad yung laban natin. Skadi already completed for Morphling. And Ember Spirit is going for the BKB. Actually, buo na nga rin. So, pwede na sila lumaban. Sever. Ayun lang, nahuli. Naglalakbang! Bang! Slytherin Crush ka, bro. And that is a unstoppable streak. Unstoppable na pala Masaros. To, no? Loki lang yung ginagawa Loki dito. Loki Masaros dito, lang. Loki Masaros. Pero unstoppable na pala siya. He's going for the BKB. Dahil yun naman talaga yung main na item na dapat. Kailangan dito na set up! Kinain ng lupa! Pak! Pumalakpak! Kinain ni Mother Earth! Ganda naman ng set up. Kinain ng Mother Earth si Idol! Idol! Abed Yusuf! Kinain ng lupa, mga kaibigan. Patay, kadeha. Ang ganda ng setup dun. Yun ang beautiful Dota na makikita natin na ma-maximize yung duration ng pana ni Mirana. And yun nga yung nangyari. Di pa nga kumunik yung ultimate dun ni Elder Titan. What more kung kumunik yung ultimate ni Elder Titan dun? Pero eto, going towards the 30 minutes since Lardar. Under the cover of Moonlight Shadow, naghahanap sila ng mga bibiktima. Morbling ni In Your Dream, makakaiwas sa sakuna.
But this outpost, I mean, yung ano, yung bounty runes makukuha nila. Si Marsh makakakuha ng isa sa baba. Oh, makakastat siya? Nga ba? Hindi ata siya makakastat siya. Ay, alam ni Peerless. Rito. Alam ni Peerless. Huli ka. Alam ko yung ilan siya mo. Bakit siya nga lang? Ang saklap niyan. 30 minutes in. Dalawang outpost. Nasa apat side. Na bounty rune. Uy! Alam din kasi ni Fearless na hindi kukuha yung Among Us doon kasi alam ng Among Us andun yung side ng Trust Gaming. So si Ember Spirit, handa siya. May Dust of Appearance siya na nakahanda para if ever na mag-contest etong si March sa Bounty Run. And yun nga yung nangyari. Ang daming nawala doon para sa side ng Among Us, ha? Talap-talap, boy. Sabi ng Motivate Trust Gaming dito. Pero yung Scepter setup, nandito lang nga lang yung lahat. Naku, dinikit nila sa puno pero mayroon dito. Papapatay ba nila? And here is the Mirana with the Yule Scepter setup. Papapatulog nila rito. Bumuelo. Ayini with the Avalanche Toss combination pero Mobling makaka-wave out. Mag-wave in. Makakatakas pa yung Mirana. And just like that, crisis averted para dito sa Motivate Trust Gaming. Mm-hmm. And that is the Mars Ultimate used. Pero walang makukuhang kill dito. And tinatamaan na ng bagyo yung Among Us dito. Ember Spirit. Hirap. Dodge. Susunod na follow up. Buti may Manta style. Siguro meron yung BKB. Meron silang Mirana rito. Ah. Oh. Yung BKB siguro ni Morphling yung pwedeng item game changer dito for Among Us para makalamang sila sa teamfight. Pero gusto talaga lumaban ng ano rito. Among Us Larder with the Slithering Crush. Four stop will be used. Slight of Peace. Searing Chain. Delikado si March. He goes down. May follow up na rito. Masisi Bad Boy. Abed Yuso. Papasok pa the Yule Scepter. Mamamatay dito si Masaros. And that is a good kill. Pero Arrow flying in. Tatama ng Morbling. Pero hindi magkocommit dito ang Motivate Trust Gaming. Mm-hmm. 1-for-1 trade. That's the Bounty Hunter for that Slardar. And that is a win para sa side dito ng Among Us. Dahil syempre may streak yung Slardar natin dito in terms of gold, mas malaki na yung patong sa ula dito ni Slardar. So lumamang ng slight lang naman itong Among Us dun sa peak off na yun. Mm-hmm. Pero Fearless going for the Aghanim Scepter. Abed still trying to get his BKB as well. Wala pa siya ditong, wala talaga siya ditong defensive item at all. Pero ito Moonlight Shadow will be used by the side. Maiispatan nila ito. And this is a blinking. Delikado yan. Ayun, and Abed Yusuf, my friend, going down once again. Pero maghabol sila Ricky. Dito, Ricky with another blink. Pero hindi makakatapak yan. Cancel. Dito, Bubuelo. Tignan natin. Here comes the smoke. And this should be a double going in favor of Motivate Trust Gaming. And this is a big win for them. Dahil despite the Slardar being down, they've managed to find two kills. And especially si Storm. Yung two kills na yun, parehas walang buyback. And this should be a tier 2 tower going in favor of the Motivate Trust Gaming side dito. Pero again, 3,000 gold lead, 32 minutes in, hindi ganun kalaking kalamangan yan. And fortification will be used to delay the inevitable. This tier 2 tower in the mid lane should fall and will fall abor dito sa side ng Motivate Trust Gaming. Will they try to push for the high ground? Think ko babawasan lang nila kasi si Storm Spirit. Pero ito ha, ready to rumble and ready to roll. Kuya Kuku with a blink dagger. Mm-hmm. Gagamit nyo kaya wala ang si initiation. Storm? Pwede sila pumunta kasi sa top lane eh, no? Mm-hmm. Dahil babuhay na rin naman yung Storm Spirit din dito. And dapat si Storm Spirit yung lagi nila makakuha din dito para makakuha sila ng high ground attempt. Kasi kung hindi nila makuha si Storm Spirit, madedefend at madedefend lang talaga. So isang malaking hamon pa rin para sa side ng Trust Gaming na kumatok para sa third tower. Din at dito, nahuli na naman dito si March, mga kaibigan. And March starting to beat, pero makakatakbo siya. Slide up is there. Will be there. Searing Chains connecting. And that is March going down. Once again, Roshan is up. Makikita na Motivate Trust Gaming yan. And ang ganda ng timing sa pagpitas nila rito. Laging kulang ng isa. Yung tong side ng Among Us and Among Us. This is the second Roshan. They will try to go for the push. Here comes Storm Spirit. Jumping in. Tignan natin kung mangyari. Ang ganda ng smoke dito. Ang ganda ng smoke! Grabe yun dahil napigilan na delay dito that? Yung ultimation na yung scepter pero mamamatay dito yung Elder Titan, but Elder Titan with a quick buyback. Bako, Ricky try to chase. Nasaan yung mga kapi niya rito? Ember Spirit is here. May mahuhuli sila rito and that's the tiny going down. Bounty Hunter patay pa rin and Roshan should be open up. Tatakbo rito si Captain Cooks, mga kaibigan, Kuya Kuku, but the Roshan will be taken. This is now a 5,000 gold lead going in favor of Motivate Trust Gaming. Aghanim Scepter completed on mabilis your Ember Spirit. To, so, napakaganda ng item para sa kanya yan. Napakabilis lang ito with the Corrosive Haze for Slardar. And wala din dito yung Tiny. Out of position din dito si Kuku to fight dito sa ating Roshan. And mukhang si Abed, hindi na rin siya mag-a-attempt na kuhain. Oo.
At AGs, once again, secured. This time, they will have the cheese. Double damage rune, spotted on the river. Bibigay nila yata kay, ano yan? Kay Ricky Mamba. Eh, nakuhuli na naman nila si March, si March dito. Na March once again going. Alam mo si March, guys, hindi naman siya nagtutraw eh. Alam lang yung timing. Si March, wala kasi siyang ibang pupuntahan sa baba. Wala naman siyang mapapatay. So 35 bounty minutes in, bounty rune lang ang pwede niyang kunin. Nakita mo, pining na nila agad. Ayun na. Hiluli. Alam mo yun, yun doon mo makikita na high level play. Oh, naiintindihan talaga yung nila ng ano, yung Dota dito. Mm-hmm, yun, yun. Yan ang maganda. Oy, pero Mars, oy, popping yung BKB sa ampunta. Oh, Yule Scepter muna. Arrow, kabim, pero dodge ng Yule Scepter dito by Captain Cooks and Mars Ultimate force out. Once again, yielding no result at all para dito sa side ng Among Us. Actually, hindi naman bobo yung galaw nung ano doon, nung Bounty Hunter. Sama, yung mga nagsasabi na bobo yung Bounty Hunter ni March, mas bobo kayo sa kanya. Wala lang kasi talaga may pang gagawin na si March. Kasi hindi nyo naiintindihan yung kung paano nilalaro yung isang Bounty Hunter, lalo na behind kayo. Mm-hmm. Sinusubukan ni March kumuha ng objective dito dahil at this moment, yung buhay niya mas mahalaga kaysa sa mas mahalaga yung bounty rune kaysa sa buhay niya. Pero double kill para dito sa Molding at sinusubukan niya ng rumak dito. Wala na siya BKB. Makakatakas ba rito? Triple kill para kay In Your Dreams. Susubukan pa nilang umabol dito. Here comes the Ricky. Popping on yung BKB. Nagarap siya na mabiblink out and makakablink out siya rito. Arrow, papasok, tatama, pero apat yan. So, saso yan. Back muna. Saso yan, boy. Abot ang mapapatay dyan. Oh. Leap. Eudis. Eudis. Leaping out. Meron ba? Oh. Yule Scepter. Abolachos. Panalo ang Among Us. Apat ang patay. Though the AGs, hindi nakakuha doon. Mm. Yung Morphling, ah, bumanat na rito. Grabe, naramdaman na natin yung Morphling onto the 36. Dahil nasa 36 minutes na tayo eh. So, makikita na natin and mararamdaman na natin yung presensya ng end items ng Morphling. And kita mo kung gaano kasakit Ember going down. May BKB na kasi siya. Yung BKB yung game changer. Yep. Ang hindrance lang kasi sa buhay ng Morphling dito, yung smoke. And since may BKB na siya, wala nang kwenta yung smoke na yan. And yan, naka-triple kill siya rito. And maganda kasi na-utilize niya yung duration ng BKB niya. That's true. 10-second BKB pa yun. 10-second BKB reveal yung nangyari doon. So, alam mo, laking bagay yun. Kasi all favor yung, for... lahat yung Morphling. Track eh. Lahat yung track dogs. Yun nga. Ang ayun ang pinaka-impact na makikita natin para kay March din dito. Isa o dalawang team fight lang. Na nakatrack yung kalaban. Na nakatrack yung kalaban. Bawing-bawi na talaga. Even si March. Wala namang gagawin si March eh. Ang gagawin lang ni March, mag-track. Yun lang talaga, guys. Imagine that. What? Namamatay nang namamatay si March pero may 9k. Bumalik yung network, di ba? Bumalik from agad. 7k to 1k real quick. Kasi apat na kill, apat na track kill. Ang laking swing nun. Mm-hmm. So sabi ko sa inyo, mas mahalaga yung bounty rune ngayon kaysa sa buhay kaysa ni March. Kaysa sa buhay niya. Okay lang na mamatay siya ng mamatay as long as si Morphling ay buhay. Yes. Mm-hmm. Kumbaga, providing information. Pero immediate smoke para dito sa side ng Motivators Gaming. Alam nilang kailangan nilang kunin yung mga nawalang momentum with the team fight. Now they know that the BKB is out on the Morphling. Tignan natin kung anong gagawing galaw nila rito. March! Sabay nagka-Lotus Orb. Mahuhuli si Captain Cuckoo rito. Captain Cuckoo, delikado. Here is the Blink. Slytherin Crush. Hindi tatama. Cuckoo, quick on his finger. Will be able to blink away. Butterfly. Pero alam na ng Among Us dito na nandito sa upper Radiant Jungle. Itong side ng Motivate Trust Gaming. May nullifier na yung Ricky. Kaya hindi ko napansin. Pero yun yung kailangan niya talagang item din dito. Dahil nagbabahay time talaga yung Scepter eh. Scepter, kita ay, mo hindi, meron na. Ah, meron na. Nullifier. Oo. Natatanggal na yung Go Scepter eh. Yun yung hassle sa kanya kanina pa eh. Dieback ba yan yung Tiny? Ang haba nung timer niya, 90 seconds. Isang kalahating minuto. Parang, hindi ko napansin. Dieback ata yun? Dieback yun, 8, 10 na. Ay, hindi. 5 ba yun? 5 minutes ba yun? 8. Mm-hmm. 5 minutes yung cooldown ng dieback niya. So, dag-dieback nga itong si Tiny. Pero tignan natin dito. 3K golded ulit dahil doon. Pero, uy, ang gandang item. Spell prism para kay Abed pa. And going for the BKB itong si Abed. At last, magkakaroon siya ng isang defensive item din dito. Dahil smoke lang naman talaga yung hindrance dito para kay Morphling. Pero ito ha, illusion escape. Kanino yan? Kay Ricky? Parang yes po, kay Ricky na lang to.
Wala namang ibang pwedeng. Wala naman sila masyado. Oo, ang ganda ng pinagpaplanuhan nila na masama. May ward sila rito. Mahuhuli ba nila? Spirit di tatama. Ember Spirit with the Searing Chain. May BKB yan. Arrow will fly in. Pero Kuku with the dodge. Mapapatay ba nila si Captain Kuku rito? Ay, Captain Kuku kinahin ng lupa. But the Storm trying to isolate. Sino ko sila napatayin? That's the Ricky. Popping yung kanyang BKB. Oy, pero malatang siya rito. That's the age is going down. Pero Morphling utilizing once again yung kanyang BKB rito. Tignan natin. Mawawala na yung BKB. Ricky is here. Here comes the Yul Scepter. Pwede nilang i-set up. Arrow ko muna ikla. At wala kang chance mag-attribute chip dahil oy pero pumapalag pa, pumapalag ka pa, gumagaway-gaway pa, just like that, walang buyback si In Your Dreams. And patay si Captain Kuku rito. They might be able to force the buyback dito. Tier 2 tower pwedeng makuha rito ng side ng Motivate Trust Gaming. Yun yung problema ng Tiny, I mean ng Mamorphling. Kaya mong lumaban hanggang gusto mo, basta on yung BKB. Basta may BKB, but pero once the BKB is out, you are out as well. Naabangan ng Yule Scepters mo, wala ka nang gagawin doon. Talagang nag-set up lang yung Ricky doon, yung patience lang. And for Ricky, dapat si Storm Spirit, sila, si Ricky talaga yung inuuna. Hindi, inuuna naman niya eh. Ang problema, napatay nila yung Ricky. May Aegis of the Immortality. And eto si Morphling, makakapatay, buying some time para sa kanyang kampe. Pero the problem, ayan o, oh, wala na. Setup. Nung nayul siya, nabana, nabesel, it is all over. Para sa buhay niya, di ba? Yan, pero no buyback again for that. Although meron na, pero I don't think na i-commit niya yan dahil reset lang yung trust gaming nito. They will try to attempt to get this pero, two tower. Siguro nakakasampung courier na tong si March. Yan talaga. Sabi mo guys, ha, yung pinapatay na courier ni March, ang laking gold niyan para sa team niya. Bukod sa track dota na napoprovide niya, yung gold na nakukuha niya pagpatay ng courier, malaki rin. Kaya close pa rin yung laban natin despite the 14 kill advantage na meron dito yung Motivate Trust Gaming. Hindi na uhuhuli itong Among Us pagdating sa network dahil sa ginagawa ng Bounty Hunter. Kung di nyo naiintindihan yun, bahala kayo sa buhay nyo. Yeah, pero again, 3K gold lead in favor for Trust Gaming, and they will now smoke and get some pickoffs. Meron silang advanced observer wards dito. Moonlight Shadow gagamitin. Abangan nila, pwede pumasok. Tignan mo Storm Spirit na delegado rito. Here comes the Storm jumping in. Here comes the Storm Spirit, makakapag-pop ng BKB. Pero pumasok dito inside the smoke si Kuku. Pumasok sa smoke. Natamay, tamay, tamay na. That's match going down. In Your Dreams, mapipilit na tumakbo. Pwede nila mahuli si Severin. This could be the game if ever mamatay. Heroes without buyback. What's up, haters? Pero jumping in, Storm Spirit clearing the creep wave lang. Mag-iiwan dito. And tatlong hero walang payak para dito. Pero Abed, ginawa na kagad ang paraan. Pinugutan na ng ulo yung creep wave dito. Lahat ng creep and wave Abed, dito. Abed, gagawa ng paraan para hindi makapag-push etong site ng Motivate Trust Gaming. May bao na rin siyang clarity dito just to secure na talaga hindi siya mauubusan na ng mana. And for Abed, siguro kung si Abed yung namatay doon, pwede makapag-push na sa ng tier 3 tower etong Then, na-clear niya, dalawa magkasunod na creep wave. Kung siya yung namatay. Kaya nga napilitan bumagkat ng creep wave dito. Pero sinave siya ni Kuku eh. Pero Arrow, flying in, may tatamaan ba? Wala. Storm Spirit, pwede siya magano, pero nakapasok na yung creeps. And this should be a tier 3 tower going down. And in favor of Motivate Trust, eto na naman si Abed, clearing yung creep wave dito. Pero may aabot, bumalik pa. Here comes the smoke. And they'll be able to take down 83 to, tower. Pwede na sila mag-back. Tori na, pwede na mag-back. Di na pwedeng isugal yan. 7K gold lead. Medyo balik ang momentum sa side ng Motivate Trust Gaming dito. 21-38. We are ito heading na naman towards si Roshan. The port. Ay, naku. Ito ko, na naman masakit. Si Roshan. Pwede kay Slardar. Pwede. Dahil Aghanim Scepter naman na si Ano yung laman ng Rosh ngayon? Aghanim Scepter. Aghanim Scepter. Aray yes. Ko. Ay, Roy, Sheepstick para sa Ember. Meron na Aghanim Scepter itong si Ember Spirit. De, pero hindi sila papasok dyan sa Roshan yung Motivators. Mahirap yun. Ang gagawin nila dyan, pipitas muna sila ng isa. Dapat sila dapat makapitas muna. Dahil naman sila malakas sa pitasan eh. Meron silang Ricky. Ay, huwag kang lalakad dyan, tropa! Tropa! It's a trap! It's a blow-blow if you go there. It's a blow-blow! Oh, nagpanggap na Ember. May nahuling Slardar. Pero kaya ba niyong gawin yan? BKB! BKB! Abed! Yusuf! What are you doing? Oy, no buyback for Abed! No buyback for Abed! Delikado si Slardar! Here comes the spear! Mapapatay Slardar! Mapapatay yung Tiny! May buyback Slardar dito! Wala pero gagamitin ba niya? Here comes the track para kay March! Pwede nila mahuli rito mga kaibigan na itong si Kuku! Captain Kuku! Where are you going? Bumuka ang lupa! Kinuha ni Mother Earth! Going for the next target! Hexka boy and Godlike! Triple kill para kay Jackie! The one true carry! And this is a
Roshan, the third Roshan of the game. May dala-dala pa pong Aghanim Scepter yan. So lahat ng pabor. Bumalong si Abed para mamatay kita. Nakapag-BKB si Masarus eh. Abed! Boom! Di nag-BKB! Walang napindot mga kaibigan! Di namaan ng Rayuma! Narayuma si Abed Yusuf! Wala siyang buyback doon doon! Lumaban pa nga! Abed! Oo, Abed from Abed to Aided real quick. Abed to Aided! At syempre ang replay natin brought to you by Predator! At isa lang ang masasabi ko, what's up, haters? And again, I mean the Ages of the Immortality masisecure dito ng Trust Gaming. So for Among Us, hindi dapat sila nagpapabawi ng ganun. Shoutouts to our 17.5k viewers. 15k lang maasar ko dyan. Ilan na po naasar mo? 15k lang maasar ko dyan. Masaya na ako. Shoutout kay KJ and kay Joby na tapos ng mag-cast. Tapos na kayo mag-cast. Nice. Yan, anyway, 22 and 42. Kuya D, almost half. Yung kalamangan din dito. 18 kay Golded, Abed. May mga mishap na nagaganap sa Among Us. Isipin mo kung Storm Spirit ka na. Ang difference ng teamfight na yun, yung BKB mo, kung na-BKB ni Abed yun, baka sa kanila baka yung teamfight kasi mapipitas na nila si Slaughter eh. Uh-huh. Pero the mere fact na hindi niya napindot yung BKB niya. Naulaan siya ni Masarus ng BKB. Na-stunlock siya sa mukha. Na-stunlock siya, saktong-sakto yung... Binigay pa nila kay Slaughter dito yung Aghanim's Blessing. So this will be a very bagay difficult... Bagay kay Aghanim's... A very Slaughter. Difficult for them to take down itong Slaughter dito. And alam mo naman si Slaughter yung binibigay na control niyan. Pero mid lane ang punterya dito ng Motivate Trust Gaming. 19k gold lead kanina, even lang to. But this is now a 19k gold lead, Tiny, trying to cut the creep wave, mga kaibigan. Mm-hmm. But right now, Morphling, kailangan niya talagang mag-extra effort dito sa game na to. Ah. Dahil, syempre, nasa late game na tayo, Morphling, kanina sa teamfight, parang hindi na siya nakaabot. Eh. Masyado siyang malayo doon sa teamfight na yun. Eh. Nag-all in na si Abed, guys. Bumuo na siya ng Aghanim Scepter, no buyback para sa kanya rito. Mm-hmm. Pero maganda yung Aghanim Scepter na yan. Maganda. Maganda kung mapipindot niya. Pero kung mayayari na naman siya dito ng Stanislardar, eh. Kailangan maging mabilis si Abe dito. Huwag siya maging conservative sa paggamit. Kailangan kung mag-decide siya mag-go in. Kailangan ladlad siya. Ladlad niya na yung BKB niya kasi yung BKB na yan. Eh, eto. Deretek na natin, ha. Yep. Anyway, wala pa rin naman masyadong nga nangyari for Trust Gaming. Not sure if anong yung inaantay ng Trust Gaming din dito. Pero for Trust Gaming kasi, naiilang din sila na humi-ground attempt because of Storm Spirit. And inaantay lang nila yung opportunity, window of opportunity for Abed to get out of the map para makakuha nila itong si Abed. Tama. Next item na Slaughter dito, going for Silver Edge. Ita-convert niya na yung Echo Saver niya rito. Di ba magandang Silver Edge niya rito? Sino? Sino mag-Silver Edge? Si Slaughter. Sino bang passive break niya rito? Wala naman eh. Wala naman eh, no? Parang damage reduction lang talaga damage yung habol. O kaya si Mars pwede. Si Mars lang pinakabibigyan ng... Saka si Morphling din. Ate, yung SB kasi, siguro... Talagang... Kung si Mars hanggang ngayon. Abangan na si Storm Spirit kasi. Nag-ano pa rin si Mars dito. Nag-ano pa rin ng... reverse. Satanic na yan. Ng Morphling. All in na sila. Kumbaga pag wala rin naman silang... Di, may buyback naman siya. Dami niya pera. Ay, mayaman pala si Morphling. Pero pwede niya i-all in na sa tanong. Mag-abyssal blade siya? Mag-abyssal siya for Ricky. Kailangan lang nila man nila talagang patayin si Ricky. Pero kung hindi mamamatay si Ricky sa teamfight. May Aegis eh. Oh, tamo yun. Sakit. Ayun ang problema. Yung three fish arrow dito nung Mirana. Op! Ayun oh! Ay! Nasa- ayun oh! Nakita nyo guys, si Abed Yusuf! Oh no! Parang sinadya eh. Oh no, Abed, without a buyback, siya lang yung pwedeng mag-cut ng creep wave dito. Guys, ngayon. It's sad to say, Motivate Trust Gaming will take game number one. Abed Yusuf, sira yung hotkey niya ng BKB. Hindi sobrang niya napipindot yung BKB sobrang niya. Sobrang bilis lang talaga ng reflexes. Aray ko na, huli pa rito, pero may Aegis kasi yan. Gagawin mo. Grabe naman yung Trust Gaming dito. Sobrang bilis ng reflexes nila. Oh, Morphling with pero tignan natin dito. Blink out lang para kay Ricky. Qualification will be used pero the tier 3, the melee rocks in the mid lane will fall. Abed still down 1 minute. No dito. Buyback for you, my no friend. No buyback for Abed Yusuf.
And tier 3 tower, Slardaran po pronta. Tiny with the tossback. How can you kill the fish? Will they be able to take down the fish? I think yes, so. Yes, they will. Pero mamamatay din yung Tiny kapalit niyan. Here comes the Mobling waving in. Pero wala siyang BKB. Here comes the Hex. The arrow will fly in. Shapestick is there. Here comes the instant buyback para sa Slardar dito. And the Ricky with the blink. The double trouble. Instant buyback para dito kay Mobling. And this could be the final Hail Mary for Among Us as they lose three heroes without buyback. This is the secondary set of racks going down. Mobling completing ang kanyang... Satanic dito, but what can you do? What can you do, this Mobling? Set of racks will fall, and you are looking at a 31k. Gold did make that 32k deficit, and Megas is on the way. Abed will be up on 5 seconds. Can he defend the final set of racks dito? Here comes the immediate smoke. Delegado siya rito, mga kaibigan. And Abed Yusuf, Mega. It will be very difficult for them to defend against Megas. And the Raxes will fall. Ano bang hinihintay nila rito? Megas will be claimed. And there is no such thing as a defend. Again, Abed! Nahuli! The arrow! Connecting! The Hex! Parang nakascript eh! Hex talaga nyo sa arrow. I mean, fearless. Kanina pa yun! Kaya nga sabi ko sa'yo, parang hindi pwedeng gumanon-ganon lang si Storm Spirit sa harap. Ang sakit ng tatlong core ng Motivatress Gaming. Kahit gano'n nyo ako ka-hate, guys, kailangan nyo tanggapin ang katotohanan na yung tatlong core ng Motivatress Gaming, napakawalang ya, Masaros, Fearless, and Jackie. Sobrang nag-improve si Fearless talaga. Yung past tournament natin, malakas na siya eh. Pero ngayon, grabe. Guys, huwag kayong mabathurt. Totoo yung sinasabi ko, napakalakas talaga ng core nila. Kung di nyo pa nakikita, kung nabubulag pa kayo sa mga pagiging fanboy nyo at hindi kayo naniniwalang malakas ang Motivatress Gaming, merong mali sa inyo. Grabe mang walang yao. Motivatress Gaming, BKB spin pa, pero Mobling, gusto nyo magkabul dito. Ricky Delegado, pero here comes the Heal Scepter. Kinawa sa manok, here comes the Slander. Slithering Crush, with a smoke. Ay, susubukan mabuhay dito. Binuhos lahat ng sakit. All in na, para kay Mobling. All in the pain. Makakapag-wave out po siya rito. Pero tatakbo siya rito. Mobling, Searing Chase, ang biyak na ba to? Gusto nyo kumilan, pero kinahin na lupa. Kinahin na lupa. Nilunok ni Mother Earth. And GG will be called. What a play. What a team. Motivatress Gaming taking game number one ng ating grand finals, and GG will be called just like that. What's up, haters? Ano ba? Tribute? Haters. Tribute. Yan. Game number one will be taken by Trust Gaming. 23-15. Sobrang dikit nung laban natin, ha? At some point, parehas mga 23-23 yan. Nasa 30 minutes na yung gold lead. Biglang bumitaw yung Among Us dun sa gasolina. Dun sa nangyari dun sa mid lane kanina na gusto nilang kunin si Masaros, pero naunahan sila. Tatlong beses din kasing ganun eh. Game MVP. Ako. Ewan ko, lahat sa Ember, side. Ember. Para sa side. Tatlong hex sa Storm Spirit na nagkakat ng creep wave. Yung Abed, tatlong beses napitas. Pero ang MVP raw natin will be itong si Jackie. Okay din 15, yung ano niya. 15-3-16. Grabe nga mag-dota to. Imaginin mo si Jackie, pwedeng-pwede siya ditong matalunan agad sa backlines ni Abed. Pero hindi nangyayari yun. Hindi ganun yung nagiging scenario. And si Jackie nakakapag-free hit pa rin. Alam niya kung sino yung target niya. Alam niya on when to fight. Nanalo tayo. Hey! Ha? Panalo tayo. Di ba game on? Okay, si. Saan ka? Game 2. Ikaw na tamaya. Game 2 Among Us tayo. Oh, game 2 Among Us daw. Go! No, kalaban? Hindi, kasi parang sige. Yung winnings natin, itaya mo kay Casey. Ayan. Among Us Game 2. Balance lang. Focus lang sa hustle. Pero ayun na nga mga kaibigan, ha? Thank you sa PNXBet. Yung ginagawa po namin, guys, kung nagtatanong kayo sa kami tumataya, PNXBet. Bilis use our code. Time. Lupon, WX, simbilis magbayad, oh. Bayad agad. Ayan na, lang. Kinuha na rin ni Mother Earth yung ating mga bet dyan. So, sabayan nyo na po kami mag-bet. Gustong bumili ng voucher dyan for PNX Bet, message lang kayo sa Kuya Nick Page. Maraming salamat sa The Armory, Predator Steel Series, sa PNX Bet, Enervon Active, and Wendy's. Babalik kami for game number 2. Don't go away. Napakaganda ng grand finals natin. Pero so, sulit! Hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin magbabago ang aking prediction. Motivatress Gaming. So, babalik kami for game number 2. Don't go away.